I was actually talking to ano ba to? Si Miss Jing Marinas. Siya yung inatasan ko na mag supposedly magiging in charge doon sa ano sa ni-request ko na 100 kavans para sa mga fire victims. At yan, dalawa sila ni ano ni Efren Nuwas na inatasan ko. So kaya noong pinadala ko sila doon sa barangay para i-talungin at i-clarify tungkol sa supposedly na 100 kavans na darating nga doon. Pagkatapos, meron sila pinakita na inilive daw ni Francis Leo Marcos. So yun nga yung about sa 20 kavans at nakalagay sa pangalang Vince. At according sa kanila, yun daw ay mismong agreement na para sa mga senior citizens. At sinabi nila na matagal daw na daw nilang ni-request yun para sa mga senior citizens sa Santo Domingo at hindi daw para sa mga fire victims. So, dahil sinasabi naman ni Leo Francis na ni Francis Leo na naibigay na yung ano yung para sa mga fire victims, well, kailangan i-prove talaga niya na meron nga talaga siyang ipinadala na mahigit isang tonelada. Ganun lang naman kasimple, di ba? Kailangan i-prove lang. At doon din sa mga taga Santo Domingo, especially dahil bago ako nakapag-post tungkol sa issue na yon, nakausap ko mismo yung kapitan Michelle Ann Yu. Siya mismo yung nagsabi na hindi daw yun yung ni-request ko. Dahil ang ni-request daw nila is 25 kavans, pero parang lumabas lang na 20 kavans lang daw ang isinend sa kanila. So ngayon, according to Francis Leo naman, nagpadala na daw siya isang tonelada pa. So, kung meron nga talagang totoong isang tonelada na naipadala ni Francis Leo para doon sa Santo Domingo, para sa fire victims, napakasimple lang naman eh. All he has to do is, kailangan talagang ipatunay niya. Okay? Kasi yung hawak-hawak niya, as you can see, na ipost ko nga dito sa Mystica Vlog ko, napakaliwanag na yun ay nakapangalan ng Vince Avena, tapos yung pangalan ni Kapitana na Michelle Ann Yu. So, kung totoo talaga na talagang meron nang naisend nga, sobrang napakasimple sana para matapos na yung issue na to eh. Diba? Kasi pinapalabas na nga nila, lalong-lalo na si Kapopong, sabi niya na, naipadala na pala. Kung hindi man na-grant yung 100 kavans na hiningi mo, kung 20 kavans lang na kailangan magpasalamat ka. Alam nyo, kahit 20 kavans lang, o kahit isang kavan lang, kung yun lang ang kaya niya talaga na naipadala, walang problema yun eh. Ang point lang dito is, bakit sinasabi doon sa barangay na sila daw ang nag-request para sa mga senior citizens at yun daw yung 20 kavans na dumating. At mismong inexplain daw nila kay Sister Jing Marinas na yung request ng Mystica ay hindi pa daw dumating. So, iyon ang mismong paliwanag ni Kapitana. And as a matter of fact, ako nga mismo yung nakausap mismo ni Kapitana. So, noong sinabi na niyo sa akin na ganun nga ang nangyari, so wala na talaga akong question pa, di ba? Ako naman, it's either na naibigay o hindi. Basta alam ko lang yung totoo. Pero yung sinabi na ibinigay na daw, pero wala namang dumating, at sinasabi na tonelada daw, pero wala namang napakitang tonelada. So, kailangan ma-approve both parties. So, kung sinasabi ni Francis Leo na nagpadala na siya at yun na nga yung 20 kavans, pero sinabi naman kasi ng barangay, hindi daw yun yung ni-request ko. Ni-request na daw nila
before pa na para sa senior citizens. Pero according to Francis naman, naipadala na daw yung tone-tonelada. So, yun lang talaga. Kasi hindi ako matatahimik hanggat hindi ko malaman ang totoo eh. So, kailangan din na yung kapitana, kailangan i-prove din po niya kung totoo nga talaga na meron talaga silang ni-request para at least kung nakita ko na meron talaga silang ni-request at yun na mismo yung ibinigay ni Francis Leo, then that means to say na tama si nakapitana. Mali si Francis Leo. Pero kung wala naman silang ma-prove talaga na nag-request sila at kung totoo man talaga na yung sinasabi ni Francis Leo, ay yun na nga mismo na kahit one day 100 kavans, pero yun yung 20 kavans, wala nang issue eh. Diba? Napakasimple eh. Kasi ang nangyayari ngayon eh, talagang nagka-conflict ko ano sinasabi ng kabila, nagko-conflict doon naman sa sinasabi ng kabila. Tapos, eto rin ang pinapakita ni Francis Leo. Nagpapakita siya na meron siyang inilagay na 20 kavans mapunta sa Santo Domingo, pero hindi naman sa akin nakapangalan. So that means na ni-request yun ng ibang tao. That means na totoo yung sinasabi ni Kapitan na talagang yun yung ni-request ng isang, ni-request nila. Pero, asan yung sinasabi niya na tone-tonelada nga? Na nagpadala na daw siya na mahigit pa nga daw tonelada. So, kailangan bago magbitaw ng mga ganong salita, kailangan talaga i-prove, okay? Kasi, ako na yung nagsisilbing parang ako na yung sinungaling dito eh. Nagbabase lang naman ako kung ano yung sinabi ni Kapitan dahil mismo siya yung nakausap ko. Sinabi niya na may dumating pero yun ay ni-request na nila bago pa ako nag-request. So, kailangan daw antayin kung ano yung ni-request ko. Well, wala nga dumating, 2 weeks na, kaya nga naman ako nakapagsalita na asan na nga ba. So, I've been trying to contact kung ano-ano yung mga YouTube videos ni Leo, ni Francis, walang sumasagot. And I've been trying also to contact in his inbox, walang sumasagot. So, kaya napilitan ako na mag-mention at hindi naman ako nag-ngak-ngak doon. So, napaka-simpleng sentence lang. Yung sinabi ko na, sana naman, kung ano man yung nakita ko na hindi nakita ng iba, makita din ng mga tao. Katulad yon, marami na rin palang iba rin na pangakuan din, pero hindi rin pala naibigay din. So, ganun lang yung napakasimple lang yung na-mention ko na issue na ganun. Tapos biglang sinabi na ngak-ngak daw ako ng ngak-ngak, tapos hahamunin na daw ako ng suntukan. So, kaya naman ako biglang bumira. Bumira ako ng bumira dahil ayaw ko rin naman na isang lalaki hinahamon niya ang isang katulad ko na babae ng suntukan. Kaya yun lang ang pakiusap ko diyan sa Santo Domingo. Kaya sabi ko nga kay Ate Jing Marinya, sabi ko, Ate Jing, please lang, pakisabi naman sa kapitan ng Santo Domingo na kailangan mag-prove. Diba? Mag-prove talaga sila na talagang totoong may ni-request sila. Kasi kung wala silang ma-i-proof, diba? Kung wala silang proof na maibibigay, I should say, wala silang may proof, meaning to say, that's the end of the story. Meaning to say, talagang wala nga talaga silang ni-request, kundi kung ano yung 20 kavans na naibigay, yun na nga yun, di ba? Pero kung ma-prove naman nila na talagang sila yung nag-request, at hindi yun yung ni-request ko na 20 kavans, dahil 100 nga kavans talaga yung ni-request ko, and then, alam na natin kung sino yung nagsinungaling. Hindi ako nag-create dito ng away. Gusto ko lang malaman talaga ang buong katotohanan. Kasi mahirap din naman na magbase lang ako kung ano yung sinabi ni Kapitan na sila daw ang nag-request ng 25 daw, pero 20 kavans ang dumating. Tapos, according kay Mark Francis Leo naman, naibigay na niya.
And as a matter of fact, isang toneladan mahigit pa. Pero yung hawak-hawak niya, 20 kavans, ganun. So, ipatunayan lang yun. Napakasimple. Pag napatunayan na yun, wala na. End of the story. Okay? End of the story na. Pag yun man. So, kailangan lang talaga na ipatunay yun. Kasi, pangit naman yung biglang nagkakaroon ng misunderstanding. Tapos, hindi ko malaman talaga kung ano yung totoo. So, I deserve na malaman din talaga kung ano yung totoo. Dahil pag hindi ko rin nalaman ang katotohanan dito, and then, forever na lang na I will be wondering, ano ba talaga? Ano ba talaga? Diba? At least, kung mapatunay talaga ng kapitan ng Santo Domingo na talagang silang nag-request, they really have to send it to me. And then, by then, alam ko na talaga na nagsinungaling talaga itong si Francis Leo. Kasi ngayon, parang ako lahat ang pinagbibigtangan na sinungaling eh. Ay, hindi ko naman pwedeng tanggapin yon na ako yung sinungaling. Nagbabase lang ako kung ano yung sinabi rin ni Kapitan. Nagbabase rin lang ako kung ilan lang yung dumating. So, sana naman, Ate Jing, total, sinabi ko sa'yo na kailangan na talaga na na ma-solve ito. O si Ate Jing na mismo nagsabi na i-live mo na lang. Okay, sure. And that's the reason why I'm doing my live here. Para matapos na itong issue na to. Alright? Kasi obviously, walang dumating sa mga tao na dapat pagbigyan dun sa mga supposedly mga fire victims na sinabi ko si Ate Jing Marinas ang in charge. At siya rin mismo yung makipag-coordinate. Pero nakalagay doon sa pangalan na pinapakita sa video ni Francis Leo, nakalagay doon na 20 Cavans, tapos Vince Avena, and then yung pangalan ng kapitan. So, ibig sabihin, Vince Avena ang nag-request, hindi ako. At 20 Cavans lang, hindi 100. Samantalang, noong in-announce ni Francis Leo Marcos tungkol yung ni-request ko, he mentioned about 100 Cavans. At nandiyan lahat ang evidence, di ba? Andiyan lahat ang ebidensya. So, kailangan ma-solve yun. Otherwise, it will always be a mystery. Kailangan yung mystery yun ay talagang matapos na hanggat kinakailangan talaga. Para maiklaro na rin. Maiklaro yung side ng kabila, maiklaro yung side ni Francis. Okay? Kasi kung walang magbibigay ng proof, well, proven na talaga na yung pinapakita ni Francis Leo ay 20 Cavans na punta sa pangalang Vince Avena, tapos nakalagay pangalan ni Kapitan. Supposedly dapat 100 Cavans kung ako yon, kung sa akin nga talaga yon na sinasabi ni Francis Leo na naibigay na, dapat ang nakalagay doon ay 100 Cavans, Mystica, and then pangalan ng Kapitan. Pero hindi naman yun ang lumalabas eh, kundi Vince eh. Oh, and according to them, kung ano daw yung ni-request at nakapangalan sa Vince, ay yun daw yung ni-request para sa mga senior citizens. Kaya wala ang napunta doon sa mga tao na dapat pag-alayan o kaya yung mga fire victims na dapat pagbigyan at the time na may dumating. Yun lang po. Okay, sobrang napakasimple. So, calling the attention of Kapitan Michelle and you ng Santo Domingo, Quezon City, kailangan pong i-prove nyo po na talagang kayo mismo ang nag-request or kung sino man yung nag-request, dahil ikaw yung nakausap ko, i-prove nyo po talaga na ang mga yun na dumating na 20 Cavans ay hindi yun mismo yung aking ni-request, pero ni-request po ninyo or kung sino man yung nag-request para po sa mga senior citizens. Yun lang po ha. So, inuulit ko po, calling the attention of Barangay Captain Michelle Anyu, please give some proof na talagang yung dumating na 20 Cavans na kliniklaim ngayon ni Francis Leo Marcos ay talagang yun ay nirequest nyo at hindi yun ang nirequest ko. So, pag na-prove nyo po yun, na yung 20 Cavans na dumating ay talagang sa inyo talaga, kayo mismo nag-request at para po sa senior citizens,
And then it means to say na talagang proven na itong si Francis Leo Marcos talaga ang nagsisinungaling. But if you cannot prove it, at wala kayo may pakita na kayo talaga ang nag-request, meaning to say, totoo yung sinasabi ni Francis Leo na ang mga yun ay para sa mga fire victims. At kung hindi man 100 yung request, yung agree na sa request ko na 100 kavans, at kung 20 kavans din lang ang naibigay, walang problema yun. Wala. Wala talagang problema yun. Kailangan i-prove lang talaga. Okay? Kailangan i-prove lang talaga. Para matapos na po. At eto pa, isa pa. Kasi po, dahil nga po sa nakita na nila na ako ay humingi na ng tawad kay President, tapos nakita din nila na I was asking na kung pwede lang sana yung mga ibang artista din na talagang tumutulig sa presidente at kung ano yung government natin ngayon. Tapos ngayon, ako naman yung nire-request nila na pagsabihan ko daw sila, ibas ko daw sila, okay, kung ano-ano man yung mga gusto nila mangyari na gawin ko para sa kanila, eto lang po yung pwede kong isagot. I had given enough statement on my video na ako ay humihingi ng apology, okay? And I had done my piece. So, hindi pwede na gagawa ulit ako ng isang video tapos sasabunin ko sila, pagsasabihan ko sila, tapos gagawa ako ng something against them, sisirain ko sila, ibabas ko sila. Hindi ko pwedeng gawin yun. Okay? I have said my piece. I have done enough. Kompleto na yung sinabi ko. Kompleto na yung explanation ko kung bakit ako sumusuporta talaga kay Presidente at kung nakapagsalita ako against him. And then I had already explained as well kung ano yung reasons ko. Pero that doesn't mean na dahil nga sa nakita na nila na ako daw ay nagsabi na kung kinakailangan sana ay yung mga artista ay kailangan kumampi na rin sila kay Presidente. Well, nagawa ko na yon, okay? Hindi ko na dapat uulit-ulitin pa. Hindi ko hawak ang mga utak ng mga artista. At kung yun man ay pinili nila at kung ano man yung kanilang napiling statement o kaya kung ano man yung napili nila na ilathala, that is their own decision and it's not mine. Kaya tingnan nyo, hindi ko pinanghihimasukan kahit ano yung mga sinasabi nila. Hindi ko pwedeng panghimasukan kung ano man yung mga pangbabas nila o kaya kung ano man yung kanilang pananaw in terms of our government, kung ano man yung kanilang opinion in terms of our president. Hindi ko pwedeng panghimasukan yon. Kasi karapatan nila kung ano yung mga pananaw nila. Ngayon, kung sakali man na nakita nila yung aking video na I was actually asking for forgiveness at kung maiintindihan nila kung bakit ako ay pumapanig sa presidente in terms of his principles, in terms of his decisions for our government, kung hindi pa nila naintindihan yon dahil napakasimple, napakalumanay naman yung pag-deliver ko at hindi naman ako talagang making a statement na by force nung sinabi ko na sana lahat yung mga artista na tumutulig sa kailangan intindihan naman nila kung ano yung other side of the president. Okay? I had delivered that in a way na very clear. At kung ayaw nilang intindihin, kung ayaw nilang
itanim yun sa utak nila, lahat ng mga sinabi ko, hindi ko sila pwedeng pilitin. Diba? Kasi ang isang tao, oras na pinasukan na yan ng desisyon na talagang nanggaling sa puso niya, it doesn't have to be yung kailangan pa na birain para lang mapilitan talaga siya na kumampi, o para lang mapilitan talaga siya na mag-ask ng sorry, o kaya para mapilitan lang talaga siya na ibahin kung ano yung magiging statement niya. Katulad ko, noong ako ay nagbigay ng public apology the first time noon bago pa naihalal si Pangulong Duterte, walang nag-force sa akin na humingi ng dispensa. Walang nagsabi sa akin kung ano yung sasabihin ko. Ang sa akin lang, because at the time I was actually basing on kung ano lang yung nakikita ko na pinapakita nila na puro pagmumura, puro lang kung ano-ano yung mga pangit. Yun na ang pinapakita sa akin noon. Yun lang talaga ang punong-puno na talagang mga ganong klaseng video ang nakita ko. So doon ako nag-base. Pero at the time na meron naman ako nakita talaga na ang presidente natin ay may naman pala siyang puso. Hindi katulad nila na wala daw siyang ginawa, kundi patayan, mga ganon, pagmumura, ganon lang ang nasa utak. Pero nung nakita ko talaga na about doon sa mga cancer patients, and that was the time that I had made my statements na talagang ura-urada na, di ba? I wasn't even ready at that time, kasi at the time hindi ko rin alam kung paano gamitin yung ano yung video cam, kasi kailangan ko ng video cam at that time eh. So sabi ko kay Kuya, ay Papa Troy, sabi ko, pwede ba i-video mo na lang ako, kasi I really want to make a statement. Sabi niya, ay wag na lang, wala akong ano diyan. So kaya at that time talagang napilitan na lang ako kung ano man, ganun. So at least I was able to make my statement on my own decision. Di ba? It was under my own decision. Walang pumilit sa akin. Ura-urado na lang ako na nagbigay ng statement, nagbigay ng aking apology statement through that video. So, wala talang nagdita sa akin na, oh, kailangan mo na talaga mag-ask an apology, okay? So, ngayon, about din dito sa naging decision ko na magbigay ako ng statement regarding dito sa pagbibigay ko ng apology, it was because maraming nag-send sa akin ng mga kanya-kanya mga videos at hindi ko naman alam kung alin dito yung o-openin ko sa sobrang dami na may mga kumain na. Sabi ko kanina, di ba, kakain muna ako pero mamaya ko nalang ituloy pagkape. Alright, kape na lang muna, kape muna tayo. Okay, hanggang sa mismong itong si ni pareng Joel Bonitalia Babia, siya na mismo yung nagsesend sa akin, kasi hindi naman basta-basta magbibigay si pareng Joel sa akin ng isang bagay kung alam ko na hindi talaga importante para sa kanya din. Kasi itong si pareng Joel Bonitalia Babia, silang mag-asawa po noon ang tumulong sa amin noong kami ay talagang tumakas galing ng probinsya nung nagkaroon kami ng death threat. At yun din ang dahilan kung bakit lahat ng mga gamit namin, pati computer namin, ay naiwan yun. Sila ng kanyang asawa ang nagbigay sa amin ng pera, kasi at that time, yung mga pera namin naka-invest sa mga lupa, naka-invest sa mga taniman, naka-invest sa mga pautang, mga ganung ganyan. So lahat naka-out. And at the same time, habang kami ay nag-aantay ng kung ano yung bunga ng mga investment namin, wala naman kami ginagawa. Kaya ako, nagtinda ng ice candy, nagtinda ng gulay, mga ganon. Yung mga eksena. Sayang naman yung oras namin. So, by the time, dahil nga sa sabi namin, pareng Joel, wala kami talagang gagastusin kasi naka-out lahat ang pera namin. Nakapautang at that time. Tapos, natural, ang hirap maningil kasi by the time na naniningil kami, ang hirap. Tapos kami pa yung pinagbantaan na baka daw mamaya itulad kami doon sa mga Bombay, ganun. Pag maningil, ganun. Na baka mamaya isushoot tukil kami habang maningil, ganun. So, hindi na kami naka ng mga pautang.
So at that time din, dahil nga sabi nila na kailangan tumakas na kami kasi nga naman dahil nga sa yung kapitan o yung kapatid ng kapitan nakabangga ni Papa Troy, nagkaroon sila ng misunderstanding sa ano, naghari-hari kasi doon sa ano sa bar namin. Tapos biglang nagbasag na ng bote yon, bigla niyang binato si Papa Troy ng ilang bote at nailagan lahat ni Papa Troy. Tapos mamaya kung ano-ano ng mga bato na yung sumusulpot dito ko na parang 1 inch na lang ata yung ano at talagang kamuntik nang natamaan yung mukha ko. A lot of times, so natural si Papa Troy. Ang ginawa niya, talagang sinugod na ni Papa Troy at binigyan niya talaga ng isang blow sa kanyang panga. Natumba siya, tapos biglang sinabayan niya ng ano, ng kumaripas na ng takbo. Tapos pagbalik na, ayun, may dala-dala ng baril, natural. So sabi nila na kailangan talaga na tumakas na kayo. So, na ano, na meron kaming maiiwang mga computer, mga kung ano-ano, mga iba't ibang mga bagay-bagay doon sa probinsya. So, ayun. And luckily, itong si paring Joel Babia, siya na yung nagbigay talaga ng pera at that time para makatakas na kami agad. At yung expedition namin, iwan na rin namin, talagang ipinalit na namin at that time, kaila i-tune up na namin sa karag-karag na lang na ano na van para hindi nila matrace na kami yung ano yung paalis, 'di ba? Kasi baka mamaya tinambangan kami doon tapos alam nila na naka-expedition kami at that time, baka may bigla na lang kaming i-hold doon pagkatapos pinagbabaril kami. So ganun ang nangyari. So itong si pareng Joel Babia, hindi yun basta-basta kukontak sa akin kung hindi importante. So nung nakita ko yung sinay niya sa akin ay isa sa mga isinisend din ng mga tao sa akin. Kaya talagang tiningnan ko. Kasi lahat yung mga isinisend sa akin mga videos, alam ko na lahat yun ay pagmumura. Nagkataon na nung inopen ko, itong isinend sa akin na galing dito sa Angelina ba yun? Angelina? O Angelina ata. So nung binuksan ko, tapos, first of all, hindi siya nagmumura. And then, nung napakinggan ko lahat yung mga sinabi niya, na nakikiusap daw siya, mga ganong ganyan. Tapos nabanggit yung specified pala yung pangalan ko. Plus yung mga artista, hindi na-specify kung sino-sino pang artista. Pero sa akin talaga, nakapuntiriya. Makikita nyo rin sa YouTube. At sa kanyang ano, kaya nagpasalamat din ako sa kanya. So, walang pumilit sa akin na magbigay ng apology. Dahil lang doon na touch niya yung ano ko, yung puso ko. Kasi nga naman, paano ko nga naman pakikinggan yung mga videos na binigay sa akin o kaya kung sino-sino yung gustong magsabi ng mga sentiments nila kung yung first approach pa lang nila ay minumura na ako. Hindi ganun. Kasi ang isang tao, there's always a reason, just like I said, there's always a reason kung bakit siya magagalit, bakit siya makakapagmura, and based naman nakikita na natin sa ating president because of his the same kind of feeling of frustration, feeling of kung ano-ano yung mga dahilan, and then nakakapagmura rin siya, and yun din ang aking dahilan. At sinabi ko na rin na because he is considered as the father of our country, so talagang he deserved my apology, kaya yun naman ang ginawa ko. So ngayon, dahil maraming nag-uudyok sa akin na magbigay daw ako ng paninira o kaya ibas ko daw yung mga artista na nangbasa kanya, hindi po ako ganun. Iba ang prinsipyo kong tao. Hindi porke ako kilala bilang bratatat, pero hindi ko pwedeng gagawin yun na ibabratatat ko yung mga artista na hindi naman ako mismo ang brinabratatat nila, hindi naman ako ang sinisiraan na nila. So as long as it doesn't involve me, unless na ako yung brinabratatat nila, ako yung sinisiraan nila, then natural, I would give out my piece, I would give out my statements, I would give out my reactions. So yun lang ang gusto ko iparating sa inyo,
na kahit ano yung pagsulsul niya sa akin para sirain yung mga kapwa ko artista na nagiging against kay President, nagiging against sa government, it is not my jurisdiction to step in, di ba, para sila ay ibagsak o okay, para sila ay siraan. Okay? Kasi katulad ko, as long as hindi naman ako nakikialam kung ano yung ipinopost ninyo sa inyong mga bakuran, sa inyong mga FB, hindi naman ako nakikialam kung ano yung mga isinusulat nyo. Pero kayo ay nakikialam kung ano yung mga isinusulat ko, pinopost ko. So, ang sinasagot ko na lang ay, para hindi na tuluyan pa na magkagyera-gyera na o kaya ano. Kasi pag sinagot ko naman lahat, walang mangyayari. Ibig sabihin, yung time ko, mapupunta na lang lahat sa gyera. So, as far as I'm concerned, mas gusto ko na lang na huwag ko na lang basahin kung ano yung mga isinensend nyo sa akin na mga comments. Huwag ko na rin basahin kung ano mga sinensend nyo sa akin na mga palalait doon sa inbox ko. At kung sino man yung mga nagsisend sa akin, nakikita ko na pangbungad pa lang nila, palalait na, blina-block ko na lang. Okay? So yung mga iba pa na hindi ko pa na-block, ibig sabihin hindi ko pa na-open. Kasi sobrang dami, sa sobrang dami na na mga paninira na nailagay na doon sa inbox ko at hindi ko na alam kung sino ba yung mga dapat kong i-open doon. Kasi I am sure na marami ring mga tao doon, lalo-lalo sa mga nagmamalasakit din, na mga fans o kaya yung mga sumusuporta din sa akin, hindi ko na alam kung saan ko sila hagilapin. Okay? So, gusto kong sabihin na kung sakali man na hindi ko pa nababasa yung mga messages nyo, kung hindi ko pa nabibigyan ng kasagutan, huwag nyong iisipin na hindi ko nabigyan ng importansya. Huwag nyo pong isipin na parang binabaliwala ko lang. At kung sino yung mga nagbibigyan mga comments dito, it's either good or bad, at wala akong time na mismong magbasa at mismong magbigay ng comments o kaya kahit yung mga lagyan ko man lang ng like o kanon, sa sobrang dami po, wala na talaga akong time. Okay? Kaya, mas maganda ikain ko na lang kasi just like I said noon, sinabi ko na wag mo munang akong kumain kaya, ayun, nag-lose ako ng 11.5 pounds sobrang nanghihina rin po ako. Diba? At least I had tried to prove it to you guys na hindi ako kumain. And I had tried na I have lost some pounds. In one day, 11.5 pounds agad. Talagang hindi ako kumain, hindi ako uminom. Uminom ako konti lang. Minsan, pagkagising ko. Pero the whole time, hanggat hindi pa naman siguro ako talagang super gutom na at super... Ako ay talagang bigla nang nauhaw na. Kaya talagang I tried my best na hindi ako mag-take in. So, ayun, I had proven to you guys na kahit papano, talagang hindi ako kumain at nakisabay talaga ako doon sa mga hindi kumakain. So, ngayon, kakain na ako. Okay? At dahil sabi rin ni Papa Troy na bawal na daw pala, after ng 15, bawal na daw po ang pupunta totally. So, totally na mag-lockdown na lahat. So, ibig sabihin, pati yung mga stores, pati sa DV Mart, kasi every time na pumupunta kami doon sa True Gold, lagi ng close. So, doon sa DV Mart. So, according to him kanina, nagpabili ako ng konti lang kasi konti na lang daw ang natitira. Kaya kung ano yung mga gusto ko ipabili, wala na daw. So, ngayon, sabi niya na kailangan na daw talaga na bago mag, after 15. So, ano bang date ngayon? 14? Okay, kung 14 ngayon, 15 bukas. So, kailangan bukas, kailangan talagang grocery shopping, bilhin na lahat kung ano yung mga kailangan para at least kahit may lockdown ng lahat kasi talagang very strict na sila dito sa amin. Ewan ko lang dyan sa inyo, ha? Tala magiging close na daw lahat. So, gusto ko lang ipaalala doon sa mataga rito kung sakali man wala pa silang information tungkol doon. At least I'm telling you right now na ngayon pa lang, kailangan ng
you have to do your best para makapag-shopping na, alright? Kailangan na talagang makapag-shopping na ng grocery shopping o kung ano yung mga dapat yung bilhin. Kasi hindi naman lagi eh, pwede kayong mag-ano online or magpa-deliver na lang. Ewan ko na lang kung ano, kung nagde-deliver ba ang Lazada ngayon. Kasi usually kasi pag ako ay tinatamad na mag-shopping, mag-grocery, ultimo mga shampoo, ultimo mga cooking oil, ultimo mga toyo, kuminsan sa Lazada ko na lang ini-order. Ultimo yung mga ano, yung mga binibili talaga sa grocery diyan, sa Lazada na lang, para at least minsan na lang talaga nila i-deliver pa dito. Tapos magbibigay na lang ako ng, kahit alam ko na nagbayad na ako ng ano, ng natural, meron always delivery fee o kaya shipping fee or whatever, di ba? Nagbibigay na lang ako. Na-additional lang ko na lang ng 50, 100 doon sa ano, sa taga-deliver mismo ng Lazada. Ganun ginagawa ko. So, kung sakali man na wala nang pwedeng mabilan, so kung okay pa rin ang Lazada, well, I hope na okay pa rin ang Lazada para at least kahit papaano, kahit lockdown, meron pa rin pag-asa talaga na kung sakali naman maubusan ng kung ano-ano, kasi kahit nga naka grocery ka ngayon, tapos biglang naubos din, yun na naman ang problema. Kung saan ka ulit hagilap ng panibagong kung ano yung kailangan mo, di ba? Lalo sa mga ano, gamit sa pagluluto. Yun kasi number one eh. Number one kasi kailangan ng food, okay? So, ganun lang. So, pinapaalala ko lang yung mga taga rito sa area na to. Para at least, kung hindi pa nila alam na ganun daw ang gagawin, kasi yun daw ang sinabi sa Papa Troy. Okay? Yun daw ang sinabi. So, once again, inuulit ko doon sa Barangay Captain at kung sino-sino po yung mga in-charge, yung Christy, kung saan na-send sa kanya kung ano yung notify galing kay Leo, Francis Leo Marcos. Sana naman, just prove me. Just give me a proof. Kahit screenshot lang na talagang kayo ang nag-request nun at hindi ako. Okay? Ngayon, kung na-prove nyo talaga na yung 20 kabans na dumating at hindi 100 kabans na yung ni-request ko, eh kung yun talaga ang nabigay nyo to 20 kabans, that's good. At kung may prove nyo talaga na yun ay talagang yun yung ni-request nyo, that's good din para alam ko talaga na nagsinungaling nga. Pero hanggat hindi nyo talaga na i-prove talaga na kayo talaga ang nag-request ng 25 kabans, pero 20 ang dumating, 20 kabans ang dumating, tapos, that means to say talaga na, yun, that's the end of the story. At least malalaman ko talaga kung ano yung katotohanan, okay? Para matapos na rin yung issue. Kasi hanggat hindi ko talaga nakukuha ang katotohanan dito, in either both sides, okay? In either both side. So, kailangan talaga. You owe me that eh. You owe me that. You owe me that. Okay? Hindi pwedeng tatahimik na lang kayo. Kasi kayo mismo ang nagsabi na yun ay ni-request nyo. Kayo mismo ang nagsabi na yun ay before pa na ako'y nag-request at greenant nga sa inyo na para yun ay para sa mga senior citizens. So, I owe that. I owe the evidence. Hindi pwede na tatanggapin ko na lang na ganun na lang. Kasi sabi-sabi, without evidence, sabi-sabi lang. Okay? So, yun lang sana, Kapitana. Pakiusap ko lang po para matapos na po ito. Alright? Para at least, pag na-prove nyo na, well, proven na talaga na talagang ang pagkakamali talaga ay talagang hindi na i-distribute, hindi na ibigay. Pero kung ma-prove naman talaga na kayong ma-prove eh, di ba? At yun yung sinasabi niya na yun talaga daw yung ni-request ko, pero 20 kabans lang dumating at hindi 100 kabans, well, magpapasalamat talaga ako dahil kahit papano, kahit hindi dumating na 100 kabans ngayon, may dumating na 20 kabans. Magpapasalamat talaga ako. Pero dahil wala nga talagang proof pa, in both sides talaga, kung sino talaga nagkamali o sino talaga nagsasabi ng totoo hanggat wala pang proof, ako yung ipit. Ako yung naiipit dito. So, Kapitana, pakiusap po, okay? Napakasimple po yung hiling ko. Para at least,
mapawi na rin doon sa iniisip din ni Sister Jing Mariñas, alright? Kasi pinaasa ko siya since na silang dalawa ni Efren Nuwas ang in charge supposedly na magbibigay sa mga tao at naglista-lista na sila ng 1,000 na katao para yung 100 kaban supposedly ay mabibigyan ng 5 kilos bawat tao na nandoon sa 100 list nila, okay? Kaya nga po ako nagko-complain nga naman kasi ako po yung naipit. Ako po talaga yung naipit dahil nga po sa umasa na yung mga nandun sa listahan ng mga tao. At dahil wala pong dumating, ako naman po ngayon ang kinu-question nila. At dahil po sa sinasabi ni Leo, Francis Leo, na meron na daw siyang binigay, so akala na ngayon ng mga tao, itinago ko na yung tonelada na sinabi niya na may dumating dyan. So sabi niya, oh Miss Sika, nasaan na yung mahigit daw na isang tonelada na sabi ni Francis Leo? So meaning to say, sa akin ngayon naka-pinpoint, ako ngayon ang pinagbibintangan na nila na ako ngayon ang nagtago ng mahigit isang tonelada na sinasabi ni Francis Leo Marcos na isinend na daw niya para sa fire victims of Santo Domingo, Quezon City. Huwag naman. Huwag ganun. Wala akong nakita na kahit isang butil ng bigas. Okay? Ako, nagpabigay ako ng mga bigas dito, mga kapitbahay ko. Kung sino-sino bigla na lang na natawag, magsasabi is Papa Troy. Mga friends lang namin. Baka naman meron kayo maisaing dyan. Baka may extra kayong mga ganyan. Oh, binigyan ko. Kahit ano, pwede dyan. Hanggat meron, ubus na nga eh. Diba? Hanggat meron kayo may ibigay, sige lang, go. Ayan. So, dahil ubus na, so bukas, I have to make sure na mag-shopping, mag-grocery ulit. Ganun. Okay? Ganun lang mga anak. Alright? Kasi mahirap kasi yung hanggat walang ibibigay sa akin ng ebidensya, hindi natin malaman ang buong katotohanan talaga. Diba? Hindi pwede. Diba? Kasi bakit hindi nga pala ako magpapasalamat kung sakaling yun nga talaga yung ibinigay ni Francis Leo na kahit 20 kavans lang. Kasi pinapalabas kasi nitong, ano ba yan? May nagpalabas yung ano, yung teacher, ano yan? Nakalimutan, nabanggit ko kanina eh. Pinapalabas kasi niya na meron na daw dumating na 20 kavans, kaya magpasalamat na lang daw ako. Kung hindi 100 kavans, yun ang gusto kong i-explain eh, na kahit 20 kavans lang yon, kahit 10, kahit 1 kaval lang, kung totoo nga talaga na yun ay yung ni-request ko at hindi yun yung ni-request ng iba, na sinasabi mismo ni Kapitana na yun daw ay ni-request na nila bago pa ako nag-request, eh bakit hindi, di ba? Di ba? Kung yun nga mismo yung ni-request ko at 20 lang na naibigay at hindi 100. Bakit hindi ako magpapasalamat? Sobra, sobra ako magpapasalamat. Ngayon pa lang, pasalamat na. Ma-improve lang talaga ni Kapitana na talagang sila nga talaga ang nag-request. Papasalamat talaga ako. Halikan ko pa yung pwet niya eh. Diba? Ma-improve lang talaga nila. Diba? Kano lang naman oh. Hindi porke nakapagmura ako sa isang tao, 'di ba? Eh ngayon, kung na-prove naman talaga na sila 'yung nagkamali at hindi siya, ora mismo halikan ko pa 'yung puwet niya para sabihin ko na hindi pala ikaw nagkamali, sila pala. So ano lang 'yun. May prove lang talaga nila. Pero kahit hanggat din nila na ipo-prove, natural, iisipin ko na parang ano 'to, niloko? Para bang pinaglaruan lang ako? Para bang nag-ano-ano lang siya ng candy? O, ito yung candy. Parang ganun. Tapos, hindi naman pala ibibigay. Pinaasa. Hindi ako yun eh. Hindi ako yung talagang nasaktan eh. Kung sakali na paasa eh. Yung mga tao. Umasas talaga sila.
Nandun na yung mga pangalan nila. Pinalista ko na kay Ate Jing Marinas at kay Efren Nuwas. Kilala na nila ako dyan. Kasi noon, ako nga'y nagbigay ng ano nung sila'y nasunugan. Ako'y nag-rescue. Diba? Oh, kasama ko nag-donate si na Dovie San Andres ng Canada, David Dilagan from USA, tapos si Sis Nancy Ignacio Di Maranan, oh, yung YouTube payment ko, oh, na $500, 'di ba? Kaya nga naman sila yung napili ko na kung pwede sana na sila na lang yung maalayan ng 100 kabans kasi pinapalabas din kasi parang ako yung humingi na para yun ay sa akin. Huwag naman ganun. Wow. Diba? Ay, isang tao, kahit gaano ka kaalumanay, kahit gaano ka saan talagang ayaw mo na ng gulo, ayaw mo sana na magsalita, eh kaso kung ikaw naman yung na-force na magsalita, kasi hindi mo pwedeng sabihin na ikaw yung nanggago eh. Diba? Hindi ko naman pwedeng aminin na ako yung nanggago at nag-ano lang doon sa Santo Domingo na parang ginago ko lang sila o kaya na parang pinaasa ko lang sila tapos ngayon sa akin nila hinihingi na saan daw yung isang tonelada mahigit dahil sabi daw ni Francis Leo Marcos meron na daw pinadala. Yun ang nahirap. So ganun lang kasimple, okay? I need the full evidence coming from Kapitan Michelle Anyu na talagang sila nga mismo or kung sino man sa ano sa mga taga roon lalong-lalong sinabi nila na ang mga yun daw ay ni-request nila bago pa daw ako nag-request, matagal na daw nilang ni-request. Just prove it, okay? Just prove. Just one proof, okay? At ito naman si Francis Leo Marcos, all I need is a proof na talagang nagpadala nga talaga ng mahigit isang tonelada na talagang nakapangalan sa akin para ma-prove na yun ay talaga yung ni-request ko na na-send o kaya yung 100 kabans. Yun lang po. Yun lang. Okay, parating nyo yan kay Francis Leo Marcos at iparating nyo rin kay Kapitana Michelle Anyu ng Santo Domingo, Quezon City. Maraming salamat po.